Doon. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Let's go! Pupunta tayo ngayon sa bayan ng Jadi. Pero dadaan tayo sa lugar na kung saan walang traffic. Iwas sa mabibigat na traffic. Kailangan may suot tayong helmet at dala natin ang mga lisensya natin pag dumadaan tayo dito sa lugar na to kasi ang mga traffic enforcers ay may higpit at 24 hours silang nakabantay. At syempre, bago tayo magpatuloy ay kailangan natin magpa-full tank ng gas para walang problema sa ating paglalakbay. At kung gusto niyo ng pasalubong na buko pie at cassava cake, check na dito kayo makakabili sa Tuwaw ng masasarap na buko pie at cassava cake. Dito lang po yan sa Tuwaw Bagabag, Nueva Vizcaya. Mapapakwaw ka sa sarap ng kanilang mga panindang buko pie at cassava cake. Papasok tayo ngayon dito sa lansangan papuntang Palayang Bayan. Ito ay nakahiwalay sa National Highway kung saan tayo umiiwas sa mabigat na trapiko. Ang ganda po ng panahon ngayon mga kaibigan at walang usok o anumang polusyon na aming naamoy sa aming dinaraanan. Makikita natin dito na konti lang ang mga sasakyan na pumapasok dito kung kaya't ang hangin na nalalanghap dito ay sariwa, iwas pa sa pollution. At kung isa ka rin sa mga nature lover na kagaya ko ay totoong ma-appreciate mo ang luntiang kulay ng lugar na ito. Madadaanan din natin dito ang isang sikat na pasyalan dito sa Nueva Vizcaya, ang Humming Farm, na matatagpuan sa Ambalo North, Baretbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon nga sa empleyado nila dito sa front desk, ay kakatapos lang daw ng harvesting nila ng bunga ng strawberry. At ang susunod daw na harvest nila ay sa January pa. Kaya balik tayo dito by January para matikman din naman natin ang matamis na bunga ng kanilang strawberry. At sa di kalayuan ng aming paglalakbay ay namataan namin ang dalawang lalaking naniningit. Akala ko naman ay isda ang kanilang binibingwit. Hindi pala, dahil ang binibingwit nila ay palaka. Tingin nga. Asaan? Asaan yung tumutunog? Ay, akala ko naman palaka. Kala ko pala kayong tumutunog eh. Sukat na talaga ba dyan eh? La kayo, kawawa naman yung palaka. Oh. Madap pang gulam talaga. Ano yun? Bakit may tumutunog? Para? Ang tunog ng palaka ay naka-record na sa kanilang cellphone. Para sa ganon, ay piniplay na lang nila ito para makatawag din ng mga palaka na lalapit sa kanilang mga paing. At kailangang tahimik ang kapaligiran kapag naniningwit sila, kaya't napagdesisyonan kong umalis doon, lumayo, para sa ganon hindi naman mabulabog ang kanilang mga binibingwit na palaka. At sadyang napaka-religyoso ng mga Pilipino kasi yung bahay na nasa baba ay mayroong nagbabible study.
kung kaya kailangan talaga nating manahimik. At ito na nga, nakarating na kami sa lugar kung saan maghihiwalay ang daan papuntang Palayang Bayan at palabas nito sa Palayang Bayan Road papunta sa National Highway. Tara na at samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng aming paglalakba. Let's go to Biyadi! At ingat lang po tayo kasi ang Biskaya ay prone sa mga landslide. Ito ang pangunahing problema ng mga taga-Biskaya kasi kapag umulan ng tuloy-tuloy ay lumalambot ang mga lupain ng mga bundok na wala ng mga punong kahoy. Kagaya nito mga kaibigan, wala ng punong kahoy kasi tinatamnan nila ito ng mga pinya. Ang pangunahing produkto nila dito. Kagaya nito mga kaibigan, sabi nila sa isang taon daw, isang beses lang daw silang mag-harvest nito. Wala pa akong nakikitang mga bunga nito at yung iba ay parang bagong tanim pa lang. So kung kailan sila mag-harvest ay hindi ko po alam. Started fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm waking upset. You don't need to show your face. Hindi po maglakad kasi maputik po yung daan niyan po.
Manuti may isa lang? May isa lang, kanin lang. At dati ko chew yun ah. At ginasang ito na ah. At napangukis ka? At napangukis mo? Oh, nag-step over po kami dito, kakain po kami ng tingin. Ang pakling na po dito ano? At ano yung hinog mas? Ito ko yun. Matamis na po yan. Matamis na po to. Ito nga gusto ko hinog. Hinog na to. Baka kuhan na overripe na to. Ah, sige nga. Pilihan mo ako. Pilihan mo ako ng masarap. Hindi na. Sige na. Apat na lang para ako. Pero baratan mo nga yung isa kahit kalahati lang. May plastic ka? Nabili po kami ng apat. Ano pang lagi natin? May plastic ka doon sa motor, sa U-box. Tagal mo lang ito. Siya pa yung dagdag. Ibang tubo pa'y ajay. Eh baka may free akong maliit yun, oh. Opo. Patikim ako ng maliit. Eh kakain nga ako dito. Ito ang isang pinakamabilis na paraan ng pagkain ng pinya, mga kaibigan. Hindi mo na kailangan magbalatan. Wow! Buti walang bayan ito ng mga pinya na kwan. Galing Maynila. Ay, wala po. So, saan yung binabagsak to, sir? Ay, Bulacan. So, mga truck na yung pumupunta dito? Dito nyo na kung gusto mo pa. Tikman natin kung talagang matamis ang pinya ng ampakling. Hindi na po dito pala yan, no? Ampakling na po dito. Yun. Isang ampakling. Karap. Karap po. So, taga Bulacan yung hindi naman po nila binabarat. Hindi na kagaya naman ng palayan pag harvest time ng palayan, imura yung bili. Binayaran mo na? Tatakbo na tayo. Matamis nga po. Promise. So mas maganda kapag hindi pa hinog na kagaya nito. Malaki oh. Gusto ko talaga to. Parang ang sarap nito. Hirap. Nag-imas. Naimas, gayam. Dami oh. Ang tamis po ng bunga niya. Andito ako ngayon sa gitna ng pure pineapple. Baba na ako. Baka ano, hindog na to oh.
Dami ah. Kuya, walang nagnanakaw dito? Paano pagising yung wala ng bunga? Bakit may ganyan oh? May ganyan parang nest? Mabulok. Ah, kaway ka nga dyan, ma'am. Kaway ka nga. Ma'am, thank you. Bye-bye. Tara na. Baka ako may... Dami, oh. Sarap, ah. Sir, siguro walang high blood dito, no? O, walang high blood, no? Tara na, makakain ka pa ng buong pinya naman. Tara na. Nakakaya na, sobra-sobra na yun. Isa tayo. Nakakadami na kami ng pinya dito, nakakaya. Ang pagkain na libre eh, ang sarap. Ang sarap ng pinya nila dito sa Pakleng. Ang Pakleng Jadi. Jadi na daw talaga. Okay, tara. Lokal to? Di ka bakal. Ito na nga mga kaibigan, nakalabas na tayo at andito na tayo ngayon sa National Highway ng Nagsabaran. Nagsabaran, Jadi, Nueva Vizcaya, na kung saan dito nagsisimula ang mabigat ng trapiko. Dito kasi dumadaan ang malalaki at maliliit na mga sasakyan. Swerte lang po namin ngayon kasi nakasakay kami sa motorcycle at pwedeng sumisingit-singit kaya mas mabilis ang biyahe namin. Thank you.
mga kaibigan, try nyo rin dumaan sa Palayan, ang Pakleng Road, papunta ng Jadi. At siguradong hindi kayo magsisisi. At malay nyo, machambahan nyo ang pamimitas nila ng mga pinya. Siguradong matitikman nyo rin ang mura at matamis, sobrang tamis na pinya ng Ampakleng. Kaibigan, mas malala pa ang trapiko dito tuwing holidays. Yung bagong taon, yung Pasko, o di kaya yung mahal na araw, o yung mga nag-uuwian, yung mga taga Maynila, papuntang Cagayan, Isabela. Asahan nating sobrang bigat po ng trapiko dito. Ang may papayo ko sa inyo, try nyo rin yung Palayan, Ampakleng going to Isabela na road, kasi siguradong mas mapapabilis ang inyong biyahe. At huwag sanang kalimutang i-like, subscribe, at kung pwede i-share na rin at hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. Hanggang sa muling nating pagkikita, bye-bye!